Hello, James Squad. Adya ako. Day 42. So, tapos na sila sa bintana. Pwede na akong umorder ng sliding window. Tapos na lahat yan. Ano nga palang nagre-request na ano? Makita yung CR. Maliit lang yung CR ko dito sa loob, guys. Kaya mag-extend pa ako dun sa labas. Para makabawi ng medyo malaki-laking CR. Ayan ang CR. Liit lang oh. Sakto lang yung toilet bowl. Ayan lang siya kalaki. Subukan kong puntahan yung gawaan ng sliding window dito sa may Tabuan, Pampanga. Sana magkasundo kami sa presyo. Tara! So guys, meron ako nadaanan dito sa Tabuan. Yung gawaan ng pinto. Ito, Molina. 5,000, pang kwarto. Pakita ko muna kay Commander kung pwede niya. Gumagawa din sila ng upuan. Ayan ang dami. Ito yung kausap ko sa bintana. Sana maka-discount tayo. So guys, ito yung frame niya. Ganito siya kakapal. Ayan o. So makapal din. Kapal din yung frame. Wala namang kakapal pa yan. Kapal naman siya. Ito yung sample ng mga salamin. Kita ko sa inyo. Yeah, tama. Ito ba yung mirror? Hindi, ito yung mirror. Ayan. Ay, ayoko nito eh. Ayaw mo yan. Ito ngayon. So, dito ka lang. Ano ba to? Hindi ba kita sa loob to? Kita yan sa loob. Ah, kita? Back to back. Kita yan. Ay. Kasi magkukurtina ka naman, nene. Ay, ito yung parang... Wala na. Ito yan lang ang available. Ay, talagang ito lang gagamitin. Wala naman na iba. Maganda ba to, guys? Kaya nga. Pero pagkatsuka, yung frame niya is white. So kung kulay blue, kailangan dapat puti yung frame niya. Yung... Ayan o, mga sample nila guys. Yan, pati yung mga pintuan. Wala na pala, ito lang. So ito guys yung kapal niya, 1/4 ang kapal ng salamin. Makapal din, ayan. Pero kinking wall pala, akakit mo. Mirror yan, yeah. Wala mirror. So guys, So guys, hindi ko pa kumpirmado kung ano yung gustong kulay ni Mrs. Siguro babalik na lang ako bukas or sa Monday. Yeah, ayaw ng ano eh, ayaw ng mirror eh. Ayaw din ng malinaw. O, tingnan natin. Ay, mali pala. Dapat dumaan na ako sa kabila dun sa isa. Okay na sana dun, kaya lang wala akong mapagpilian ng salamin. Ayoko ng mirror kasi. So, tingnan natin sa kabila. Wala talagang available guys, ito lang talaga. Kaya 4320 lang. Ito po yung pan-CR nyo, ano? Pan-CR po ba ito? Ito ang kapal oh. Ganito po ba kakapal yun? Sinasabi nyo? Ito makapal to, ang ganda. Owning window pang CR. Maganda naman ah. Okay na doon sa kausap ko muna sa Tabuan, medyo mas mura. Tapos na naman ang isang linggo. Mag-isa na naman ako dito. Pag nasa finishing na guys, medyo matagal, nakakainip. Ang plano ko nga sana, ikuha ko ng ibang magtatrabaho yung kisame. Kaya lang, nahiya na ako sa pinsan ko kasi isa yung kausap ko talaga dito. Tiles, pati kisame, lahat. Yung electrical lang hindi sa kanya. Pero gusto ko siyang kausapin na baka kumuha ako ng ibang magtatrabaho sa kisame para mabilis. Atat na ako eh, atat! Siguro next week pwede na akong umorder ng bintana
kahit sa Monday, mas okay yung kausap ko dito sa may Tabuan, sa Pampanga. Kasi pumunta sila lang personal dito para makita yung bintana. Yung mga tinatawagan ko dito sa may gawing, hindi ko nasasabihin, baka sabihin naninira ako ng presyo. Hindi sila pumunta, kahit ilang beses akong tumawag, hindi nila pinuntahan yung bahay. So maganda yung sa Tabuan kasi unang tawag ko pa lang, pinuntahan na nila itong bahay, tapos sinukat na nila. Tapos nagkausap kami ng maayos. So kanina pinuntahan ko sila para makita yung kapal nung frame na gagamitin, no? Yung hamba nung sliding window. Okay naman, makapal naman siya. Tapos okay din yung presyo. Siguro next week pwede nang ikabit to. Pag na-order, nakapag-order na ako, actually nangihingi sila ng down kalahati. Kung halimbawa 30,000 yon, hihingi sila ng 15,000 down. Tapos gagawin nila yung sliding window ng 5 to 6 days, sabi niya. Wala pa daw 1 week. Siguro, pag natapos nila yon, pwede na nilang ikabit yung sliding window natin. Excited. Tsaka, sobrang stress na ako. Sobrang stress na. Marami nga nakapansin, pumayat na ako. Tumanda pa daw yung itsura ko. Kaya, I think I need a break. Kailangan natin ng break kahit isang araw lang o dalawang araw man lang, kapag relax. Talagang ganito talaga nagpapagawa ng bahay. Marami kang iniisip, maraming gastos, pero andun yung excitement tsaka yung masaya yung pagod. Tapos isa ko pang problema dito yung electrical. Kasi pumunta nga dito si Reggie, shoutout kay Reggie, na nakita niya tong breaker ko. Hindi daw dapat ganito. Kung merong electrician na may alam, pwede ba yan guys? Ito yung sa saksakan, ito yung sa ilaw. Dapat daw hindi ganyan, sabi ni Reggie. Dapat yung isang buong box na ganun. Tapos nakita niya rin yung papakita ko lang sa inyo guys para meron kayong idea. Yung nakaabang sa aircon, ayan. Ayan, abang sa aircon yan. Dapat daw hindi nakadugtong dun sa saksakan. Dapat daw nakabukod yan. Baka merong electrician dyan na nakakaalam kung ano yung maganda. Paki-comment nyo sa baba. Tulong nyo na rin sa akin at saka sa mga manonood natin. Kung maalala nyo yung bisita ko nung isang araw, si Reggie, contractor yun. All around din yun. Kaya niyang buuin yung isang bahay, pati electrical, lahat, tiles, kisame, lahat pwede. Kaya yan, pinakita ko sa kanya itong problema ng bahay. So siya nag-suggest sa akin na dapat hindi ganun. Kailangan daw yung aircon nakabukod yung rep, saksakan, tsaka yung ilaw, para kung sakaling may problema, hindi lahat mamamatay. Tsaka pag daw sabay-sabay nakadugtong lahat sa saksakan, pwedeng magkaroon ng shortage. Baka masunog kasi malakas, sabay-sabay. Mukhang wala akong choice dun sa salamin kasi walang ibang walang ibang reflective kundi yung mirror lang talaga. Walang available na ibang kulay dito. Ayoko sana nun kasi sabi ko nga, nakikita yung dumi. Pero linisin na lang siguro natin lagi. Yan na lang ang solusyon dun kasi yung iba malinaw, kita sa loob. At saka pasensya na kayo guys, hindi ako maka-online sa FB, hindi ako maka-ano sa Instagram eh, no? Social! Hindi. Meron akong account sa Instagram. Kaya lang, sa sobrang busy nga, hindi tayo maka... Wala na tayong oras para makapag-online doon. Lalo na yung mga nasa FB, mga nagme-message sa akin. Madalang kong mabuksan yung FB ko, kaya pasensya na kayo. Huwag kayo mag-alala guys, pagka... Pwede nang tiran to pag nakalipat na kami dito. Kayo naman ang aasikasuhin ko. Pasensya na kayo, talagang sobrang busy lang. Pero pagkatapos nito, kayo naman ang aharapin ko. Kayo naman ang aasikasuhin ko. Kagaya nung t-shirt, dapat noon pa yan eh. Hindi lang talaga maharap. Paliwanag ko lang sa inyo kung bakit sinasabi ko laging busy. Ang paggawa kasi ng isang content, ang isang video, kulang ang isang araw. Minsan naabot pa ng dalawang araw. Tapos plus yung pag-i-edit pa. 4 to 6 hours yan, maximum.
Kung pagagandahin mo pa, mas matagal. Tapos yung pag upload sa video, depende rin sa bilis ng internet nyo. Yung internet ko, mabagal. Kaya, bahala ko rin palitan yan. Tapos, yun nga, ako pa yung mga bumibili ng materialis dito. Papamerienda, nagluluto. Sa akin lahat yun, mag-isa lang ako kasi may trabaho si Macy's. So, busy talaga guys. Tulad nyo, yung pag-aasikaso sa bintana. Kailangan ako rin ang maghahanap kasi siyempre tingnan natin yung quality tsaka yung presyo. Lalo mga ibang mag-aasikaso. Sino pa ba? Ako, diba? So, nakakalibre lang tayo dito pagka andyan si Mrs. Yan. Medyo free tayo sa oras. Madalas nga pag nakahiga na ako, dami ko pa rin iniisip, dami ko pa rin iniintindi. Paano kaya yung tubig nito, linya ng tubig? Paano kaya yung kuryente nito? Ang dami guys. But it's so good. Isang buwan pa. Siguro okay na tayo. Sayang na tayo. May mga tirang ulam. Yung niluto ni Mrs. yan, nakalimutan ko yan. Iniinit na lang. May hapunan na. So guys, tapusin ko na to. Maraming salamat sa panonood. I'll see you in the next video. Sayang!